mga bobot mga tanga. Nako, nay. Totoo 'yan. O, kaya nga lalong lumakas loob ng mga allegedly victim from past administration dahil sa patas na pagpatupad ng batas. Tama, Ate Jaswan. Totoo po 'yan. 'Yan ang kagandahan ngayon sa pamumuno ni PBBM. Ngayon puntahan po natin 'tong si General Torre. Sabi ko, naku po, nawala ako ng scoop. Nawala. Yun sanang pinakamalaking scoop ko. So General, did you have a sense na on Sunday, mahuli niyo talaga si Kibuloy yung last Sunday? Or nagkataon lang talaga? No, I made a decision to actually end everything on Sunday because I'm really very, very afraid na magkakaroon ng TRO on a Monday. Kasi may feeling ako na magkakaroon ng TRO eh. So I already made a decision na Sunday, it's all or nothing. Pero wala naman eh, dahil una-una, naluto siya talaga nung weekend eh, dahil natapos yung presentation ko nung, sa Senate nung Friday, and it crystallized everything. Na, kumbaga, ando na, nailatag ng premises, and yung comms nung, ang comms part nun, yung the way it is presented to the public. So, I think kung ano man ang nangyari nung Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible school at may nasaktan talaga, or even if kung nagkawarak-warak yung Bible school, it will already be understood by the public kasi nailagay na natin ang, nailatag ko na ang premise dun sa Senate hearing. Actually, it should have been Saturday afternoon, alauna, ganun din kasi ginawa ko na Sunday afternoon kasi nung Saturday, I realized that the bar is the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang tawa naman ako sa mga estudyante ng ng eskwelahan ni Kibuloy at hindi naman sila kasali doon. Dadadamay lang sila sa kalokohan ng amo nila, ng amo nila. So, I unilaterally extended the deadline by 24 hours. And I communicated that with the Attorney Torreon. Kaya yun ang na-pick up yata ng media eh, na nagbigay ako ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually, ang ultimatum nun is 6 hours lang. So I asked him to, I text him mga 6:20, mga 7 o'clock siguro na receive niya. So 7, by 1 o'clock, sabi ko, assaulting ko na yung Bible school na yan para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron, meron. Kung nandun, nandun. Kung wala, wala. Di. Kung wala dun, di, tapos ako. Pero pag nandun, di, tapos din siya. Para ito sa bakoyin eh. General, I wanna ask, nasalami slice niyo yung buong 30-hectare compound na yan? At least naabotan niyo yung pinaka-last na huling last stand ni Kibuloy? Ano ba yung operational procedure na umabot sa ganitong punto na pasurrender na siya eventually? Actually, 3 months, pagka-designate ko, 3 months, 2 months before the assault, tuloy-tuloy ang intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, you know. May mga human intelligence. May mga surveillance. Kasi sinurveillance talaga namin ng area eh. I set up surveillance posts na nakikita namin ng loob. Talagang hinahanap talaga namin and we found the indicators. Ando na mga indicators. Kaya yung naging legal question na lang palagi na laging inuulit-ulit ng abogado is that dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Eh talaga reasonable grounds namin na talaga nandiyan sa KOJC. Hindi naman siguro reasonable na expect mo na with kind of layout, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun ang tao. So obviously, that place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, di pupunta siya sa SMNI. Kung gusto niya magturo ng Biblia niya, di doon siya sa Bible School. Kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di doon siya sa elementary high school sa may GMC. Diba? So, the guy moves around in that place. So, hindi reasonable na i-expect sa police na pag pumunta ka meron, nandun siya kaagad. Like, kahit sa bahay mo lang eh. Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado mo nandiyan ka sa sala? Hindi eh. Eh, hindi siguradong sasala ka. You could be in the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So, ganun din. Multiply mo lang yung area because yung buong 30-hectare compound, kanya yun eh. It's his
It's his kingdom. Kingdom nga eh. Kaya nga kingdom. Meron ba namang king na nandun na sa trono niya? Hindi eh. Wala eh. So, ganun nga. So, hinanap namin. And then, nang nasa loob na kami, nung unang salta namin, eh, pinuntahan kagad ang lahat ng mga buildings. Kasi, at may priority kami ng mga buildings noon. Yun, sobra ang, napaka-sobra ng resistance. Nakita niyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us. Oh, yung sinasabi ni Katiil na red carpet, yung pala ang red carpet na sinasabi ni Katiil na kung legal lang daw kami lahat, eh maglalatapos siya ng red carpet, which is total bull. Kasi legal naman talaga kami, tapos yun ang red carpet nila. Sinusundan ako ng malaking bullhorn. Well, in general, mukhang ano ba talaga nangyari dyan? Naging architect ka ba or interior designer? May mga memes ako nakita, naging miner daw kayo. I mean, may underground tunnel ba daw sila? I mean, mukhang alam mo na yung layout ng compound by now, General Torre. 3 years ako sa Mapua. engineer pala talaga. Engineer pala kayo. Yung pala sa Tayapan. 3 years ako sa Mapua bago mag-pulis. Civil engineer na to. Tunnel engineer na to. Ano ba talaga? Alam na alam niya. Tsaka kulang na lang. Easy ako. Pero syempre natapos ko ang basic. Ang basic kasi ng engineering. Pare-pareho yan eh. Kita niya. Engineer pala si General Torre. Ako, pinangarap ko din dati dyan mag-aral sa Mapua. Dahil meron akong pinsan nagtapos diyan sa Mapua. Kaya lang talagang pangmayaman ng engineering, hindi kaya ng magulang kung pag-aralin ako ng civil engineering. Ang mga kamag-anak ko po tita ko, tito ko, halos lahat mga karamihan engineer. Yan po ang linya ng mga kamag-anak ko sa profesyon. Ngayon ko lang 'to kasi napanood eh. Aba, si General Torre pala talaga hindi kakayanin ng kulto ni Kibulok. Hindi kakayanin ni Turion 'to. Pulis na, engineer pa. Nag-aral ng engineering, hindi siya nakatapos ng kumbaga yung basic engineering, alam niya. So alam niya yung structure ng building. Sa totoo lang yung ganung kalaking hukay. Parang Poso Negro lang 'yan, parang humukay lang ng bagong hukay ng Poso Negro . Hindi maapektuhan ng pundasyon ng building. Kung ang ginalaw mo diyan yung poste, 'yun. Talaga 'yan, maapektuhan talaga yung kredibilidad ng building, pero yung ganun lang? Nako. Tapos yung pagsusot ng damit ng mga minero ng damit ng pulis, kailangan nilang i-disguise 'yun . Kasi kung hindi naman mga nakapangpulis yun, hindi naman papapasukin itong mga kumag na grupo ni Kibulok yun . First 2 years yan, pare-pareho yan. Tapos mag-specialize sila sa third to fifth year. Pero, hindi naman actually, more than being having the technical background. Talagang police experience yun . Ang nangyari talaga doon is police experience, the old school policing. So, nang nakita namin na grabe ang kanilang resistance, so, kulang na kulang ang tao ko. Kasi sabi nila, binoblow up nila na 3,000 ang tao ko. Ayun, diba? Kita nyo. Nung nakita na nila yung resistance, yan din yung sinabi sa akin ni General Torre nung nagkausap kami. Nung nagwala na yung mga tao ni Kibulok, mga miyembro ng kanyang simbahan, mas lalong tumindi ang kanilang paniniwala na nandoon lang sa loob ng KOJC etong si Kibulok. 2,000 ang tao ko. Ano ba number? 2,000? Ano ba talaga, General? More than that. 4,000 plus. Umabot kami ng 4,000 plus. Kasi nagpadala si Chief. Nagpadala. Ang una naming salta nung Monday na yon is nung Saturday na yon, yung August 24, is 3,500 ang dala ko . Pero isipin mo naman, the next day, Sunday evening. Diba, Saturday ang una naming punta, tapos na Sunday kinaumagahan. Noong that night, hindi ka namin sila napigilan na sinarado nila yung highway. We really cannot prevent them. Much as we'd like to do it, kulang na kulang ang tao. Kasi napalaki ng lugar, hindi naman namin pwedeng bitawan yung mga areas na naka-designate. Kasi halimbawa, like hangar, ilan lang ng tao ko doon? 50.
Tapos dun sa Medina Construction, pagkalaki-laki Medina Construction, ang nilagay ko dun, dalawang platoon, 100 yon. Yung mismong dome, 5 hectares yon, isang kumpanya lang nilagay ko dun, 200. Tapos ang iba dun, is ang marami kasi, yung security sa labas, dahil kailangan namin i-secure ang gate, sinasarahan doon na, pag sasarahan nila kami, itatrap na yung mga tao ko eh. Tapos, yung traffic, yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun, ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung CDM, Civil Disturbance Management. At marami rin, separate yun, yung grupo naman ng mga arresting, yung mga sibilya naka-uniform, walang baril, walang shields, ang dala-dala naman, posas, at saka mga plastic ties. Because on that morning, we're ready to arrest 200 people. Buti na lang, hindi na, binuksan nila ang gate na maayos. Pero yun naman, pinapasok kami at ginulo kami ng ginulo for the next 10 days. Kaya talagang but general, weren't you supposed to get augmentation forces? General, weren't you supposed to get augmentation forces? I mean, the way you talk, this looks like a battlefield. It's like I'm listening to Napoleon saying, ito yung rear action naman, ito yung you know, I mean, this looks like a very complex operation at parang you were being spread very thin, no? Given the scale of the challenge. Ibig sabihin lang yan, Sir Richard, hey Darian, salamat nga pala sa video mo na to. Ganun kagaling si General Tore sa kanyang trabaho. Ganun kagaling si General Tore sa paghuli kay Kibulok. Kaya tamang-tama siya ang inilagay doon na PRO 11 chief. Dahil nga po, itong si General Tore ay from the experience ang ginawa niya na paghuli kay Kibulok. Diba? Kita nyo, napakagaling. Diba? Kahit si Richard Day Darian, kita nyo, parang battlefield talaga. Battlefield, pero walang maraming may armas. Ang karamihan dyan, mga pananggalang para sa mga nagwawalang kulto ni Kibulok. We're really spread thin. Kasi, unang-una, yung complex nga, di ba? 30 hectares. Tapos, ang length and width nun is 500 meters. 500 meters on one side and mga 600 meters on the other side. So, oh, so more than half a kilometer. Oh, wow. Oh, yun ang dimensions niya. So, ang pinakamalaking challenge doon, iisa ang gate na pwede naming papasukan dahil by legality, eh doon ka talaga papasok. Eh alam namin na napakalaki ng resistance doon. So, ang naisip namin is multiple entry, multiple breaching points. Para sabi ko, pag hindi ma-open itong gate at talaga magmamatigasan sila, para ma-minimize naman ang casualties on both sides, eh di mag-breaching points tayo. Kung saan sila mahina, doon tayo mag-breach, doon tayo papasok. So, I designated 18 breaching points doon. So, ma-block man ang iba, makakapasok talagang iba. And eventually, dahil nakita ka nila ang futility ng resistance doon sa gate, dahil may mga nakakapasok na galing sa likod, so, binuksan na lang nila eventually. So, which I'm very thankful. So, initially, okay na. Ang the next problem kaagad na na ibinigay nila sa akin, ang second night, sinarado nila ang highway. Kaya hindi nila masabi talaga na naging long drone at napakatagal ng search dun sa KOJC compound kasi napakaraming problems na wala, hindi related sa search. Ang kanilang pinagagagawa, they ask for a permit from the Davao City LGU. Binigyan sila ng permit na mag-rally sa loob ng KOJC compound. Eh, bigla naman silang lumabas at isinarado yung highway. And that's the highway in front of the airport. So, can you imagine ang kalbaryo na inaabot ng mga... Logistical nightmare yan, yeah. And then, nilagyan nila ng dalawang malaking crane, naglabas sila ng dalawang fire truck, naglabas sila ng dalawang wing van, ang isa ginawa nilang stage. At napakarami nilang barriers na inilabas at inilagay sa gitna ng kalsada. Tapos, nagsisisigaw pa sila na nagtitirgas ang pulis. Eh, ang daladala nila is mga fire extinguisher at binubuga nila sa amin sabay sigaw na nagtitirgas ang pulis. Mga ganong machinations ba?
Which is very, very... Mukhang may training yata. Ano, may pinapanood ba sila na civil resistance? Yes, may training sila. May military training sila. May militia sila. May militia sila. And they were trained by government forces also. Kasi before, a partner naman sila ng government. But they used that government training against the police and the other government forces. So, they were trained. They were trained by us. Totoo ba meron sila mga Hamas-like tunnels? May mga nagsabi ng gano'n na may parang tunnel, baka may tunnel sila na pang Hamas. Yung underground tunnels daw, meron ba talaga doon? Hindi. Sa... Yun ako lang hinahanap ko. Kasi hindi namin talaga pwedeng i-ignore yung sense of life based on the life and motion detector. LM yun eh. LM. Life and motion detector. Hindi pwedeng ikuan yun. Hindi pwedeng i-ignore yun na there's movement 8 meters underground. Hindi pwede yun. Kaya yun talaga ang pinagsimulan ng research namin kasi nga, ang initial namin na iniisip, bunker. Kaya, nung mag-surrender si Kibuloy doon sa Bible School, I believe na, anyway, may oras para sa lahat at narating din tayo dyan. Ayaw niya makita namin kung ano meron sa Bible School sa loob. Kaya, he decided to surrender na lang. Kasi kung hintay niya pang i-assault namin, makiklear namin, malalaman namin lahat ng sikreto. Oh, okay. So, kaya, actually, sinabi ko rin doon sa mga tao ko na kung si Kibuloy lang lalabas, itutuloy pa rin namin ang assault. Kasi hanapin namin yung apat niya pang co-accused. Kaya, ayun, biglang nang lumabas, sumurrender, kasama ng co-accused niya. Kaya nawalan kami ng rason na pasukin pa uli yung Bible School. Oh, so yun yung potential motivation. So, kasi sabi nila, ano yun, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Arresto, surrender, ultimate sacrifice. What's the facts of the case? Kaya kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender sa hindi sa pulis. Ano ko, hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Macapas. Yung nakita niyo selfie. Eh, 'di ba? So at the end of the day, 'di ba, yung pinublish na unang-unang lumabas na selfie, pulis yung nandoon, pulis ang kumuha noon. Intelligence so, services. So that's the first contact niya. Yeah. Kung sabing sumurrender sa iba, hindi ah. Ang unang contact niya talaga, kaya ang nangyari lang the role of the other government. Oh, soplak na soplak dyan si Turon saka si Kibulok. Hindi ka talaga sumuko, hinuli ka. Diba? Sumuko ka doon sa pulis at saka ka dinala sa ISAP. Para escortan ka lang ng AFP. Yun lang kanya nga request eh. Ang gusto niya, kapag siya'y sumuko at nagpa-aresto na sa mga kapulisan, merong present na AFP o army. Kasi nga natatakot siya na baka daw medyo hindi siya nagtitiwala sa mga kapulisan. Oh, ngayon nalaman natin, oh, 'di ba? Etong si Kibulok talaga hinuli, hindi government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible School pa lang. Kaya dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Camp Crame, doon sa may custodial center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya, gagawin talagang spin yun na sabihin na he was not captured, but he surrendered. Good luck with them sa kung paano na-explain si judge siya. Sabihin nila, they were not obstructing, you know, the exercise of... Good luck to them sa explanation nila sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang... May isa pang uhuging epal na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun eh. Kung talaga yun, epal-epal yun. Akala siguro magaling siya. Bawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa OJC. Oo, yung pala may North Cotabato. Oo. Ano yun? Saan galing yung general? Anong dama yun? Anong charot yun? Anong yun, Marquez? Yun ang sabi ni Secretary Abalos na kwentong kutsero. Talagang sabi niya kwentong kutsero yan. Kasi nga, yung epal na yun, feeling niya, magaling siya, retired yun.
intelligence officer ko, no? Eh, wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset-asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun, ha? That's very damaging to other agencies kung hindi explained. Exactly. Kasi sinasabi niya, sumurender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate, either one of the gates. Kasi may two gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang gate doon is controlled by the KAAP and the other one is controlled by the Air Force. So saan siya dumaan? Na illegal lang kanyang ginagawa because harboring criminal yun eh. So may in-imply siya na compromising itong services or tumulong? Napakalabo noon. Halimbawa, saka sabihin natin, sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan, basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. How can you cross a runway? Or you use the service road undetected. Eh, ang loob ng airport, pag mag-cross ka sa runway, siyempre, concern ka ng tower eh, kung mabangga ka ng aeroplano. Kung dadaan ka naman doon sa may service road, concern ka naman ng ground control. Kasi ang ground control, nakikita niya lahat yan. Yung paglanding ng aeroplano kasi, tinatransfer sa ground control yan eh. Para masynchronize yung aeroplano sa ground, yung mga ladder, yung mga baggage handler, yung mga fire truck, yung mga bus, kung may mga bus gates na ginagamit. Alam ko yan kasi air marshal ako. Mission Impossible, Tom Cruise ba si Kuya ngayon? Tom Cruise na, hindi self-proclaimed Tom Cruise. Kaya alam ko kung paano patakbo, tumatakbo ang mga elemento dyan sa airport dynamics kasi nag-air marshal ako. Kaya meron kaming seminar dyan sa STP 123 Basic na requirement ng ICAO, yung International Civil Aviation Organization. So, seminar namin yan noon, year 2003. Kaya, napaka-imposible ng kwento na yon. Kaya, how show talaga. How show naman yung source enemy ng kwento. Alam ko yun. So, General, you were the perfect enemy kasi may engineering background ka. May aviation na training ka. Medyo, alam mo na, marami ka rin mga kilala dyan na may marites dyan. I mean, mukhang hirap na hirap sila sa'yo, no? But, General, how did you keep your composure? Because, I'll be honest, no, General Toro, one reason I was very surprised with almost 99.9% positive comments about you and support for you nung 2 weeks ago pa na mukhang malabo pa ng konting situation, at least on the surface, is because usually pagdating sa PNP, I mean, aminin natin, General, in the past few years, yung panahon ni Digong, you know, there's a negative perception. I just want to be honest. We're all friends here. Your level of self-restraint, composure, cool, calm, and composed. It was amazing. I mean, this is what you expect from a pro world class police, and I think many were amazed by this. Can you tell me about how you kept your composure? Kasi yung city council resolution, daming satsat, yung korte pinagalitan pa ng Department of Justice at saka yung Court of Appeals. Ano pinagsasabi niya diyan? Vice-presidente mo, bumalik pa at minit-meet pa niya yung mga supporters. Yung mayor na isa dyan, nagmamagaling. Si Digong, yan na naman. I mean, these are all from all different sites. Talagang sandwich na sandwich kay General. How did you keep your composure? Nag-yoga rin ba kayo? Baka meron din kayo ibang training na nag-meditate kayo na hindi ko alam, General. Baka, ano pa ba mga training nyo dyan? Yoga master ba kayo? Siguro, I'm just... May mga natural gift of a thick skin, thick black skin, kaya matibay eh, natural armor. Makapal ang balat, makapal ang apog, may timpa. Oh, de, talaga medyo dekat get through me. So. Kaya medyo, but seriously speaking, I'm that confident kasi, well, alam ko ang batas eh. So, naintindihan natin ang situation and hindi naman tayo pumasok, hindi naman ako kami, hindi ko nilid ang mga tao ko into something na unsure ako. Truth to be told, ang operations plan nito, dalawang rim ang kapal.
Kaya nagtataka yung boss ko eh, na ng pinasa. Sabi niya, bakit ang main upland, kasi kakaiba ito sa ibang mga upland. Maybe that's the first time nakakita sila ng ganung upland na. Yeah, ang ginawa kong operations plan ay ang main operations plan ay 5 pages lang. Pero yung mga supporting documents ng mga implementation plan ng bawat aspeto ng operation, like CDM. Yung CDM ko talagang dinetalye ko, yung paano buuin ng CDM, yung Civil Disturbance Management, na hindi lang na ifo-form mo, hindi, pati ang training na ni-require ko, pati ang kanilang how the CDM will work with the arresting officers. Kaya kung napansin nila yon, nakita yon eh ng mga KOJC, lalo na nung kanilang abogado, na weeks before ng actual na pagpasok ulit, pag-serve ng warrant, nakakita nila ng mga police nagpa-practice ng CDM and yung paano mag-gel ang team ng CDM at saka ng arresting. Kasi yan ang trick dyan eh. Yung synchronized, no? Oh. Dapat kasi parang silent drill yan eh. In such a way na may ang mga movements sila will be automatic and fluid. Parang yung old Greek fighting, yung nakita niya naman niya eh, sa mga movies like 300. Yan, nakita niyo yung mga shield na dikit-dikit pag inatake sila, paano ang umbrella Sparta, formation. Pinagawa ko. Yeah, parang Spartan na laban. So, palangsi. Kasama doon, pati yung tinanungan ng boss ko, bakit may mga kasama rito yung procurement ng mga portalets, nagpabili ako, nag-estimate ako nung size ng kitchen na gagamitin ko, gaano karami yung pagkain na ipiprepare every meal. So, tinanong nga niya, nagulantang nung sinabi ko kung magkano yung presyo eh, because it's absurd, ha? Absurd ang pagtingin nila, pero, well, tama nga. Nandun nga ang na mag-end kami. Ganun nga ang expenditures. So, okay. It was meticulously planned. Pati yung movement ng yung deployment initial, pag start natin, ganitong 4:30, ganitong itsura ng operation ng battlefield. Kasi, kanya yun eh, ang tawag namin doon, IPB. Ang tawag niyan is IPB, Intelligence Preparation of the Battlefield. So, sa conventional warfare, ganun eh. Pero, in-apply natin dito yung IPB. Kami dito, General. Ah. I mean, napa-workshop ka mga tao. Dami nagre-react. Ito ba yung sinasabi ng mga bobong vlogger doon sa Keki Bulok na bobot tanga daw tong si General Torre? Putya, kita nyo, grabe. Ngayon ko lang to napanood. At detalyado kung paano nahuli si Kibulok. Ate SSG, shoutout. Dan Jefferson Maldia, Naimerlita Berhel de Dios, Kuya Gardo Zap, at Kuya Marvin Berhel de Dios. Ayan, shoutout po. Yung matapang na Baste Duterte, nasasampal kay General Torre, bakit parang naduwag, umurong yata bayag, nadinig lang niya boses ni General Torre, namumutla na siya ngayon, nanduduro lang pala. Ay nako, imaginein mo yun ha, itong si General Torre, ganun pala kagaling sa operation planning, ano? Pati pagkain, pati preparation ng mga CDM, lahat. Diba, kita nyo, parang nga battle plan sa 300 na movie, diba? React dito, ang dami mga acronyms, no, but this is very helpful. Ako naman kasi General, I usually talk to people in AFP military dahil West Philippines talaga yung specialty ko dati, but tuwa-tuwa ako kasi marami akong mga kaibigan. Si Mayor Magalong, kaibigan natin from PNP, yung si Tito Conde ko, Roger Conde, mga police din. So, interesado talaga ako kausapin din mga strategic thinkers, no, sa Philippine National Police. And I was actually told by folks, our common friends, na you are a strategic thinker and that I need to talk to you talaga to pick your mind. So General, I'm very happy you're laying this out for people. Because dapat makita nila may mga matatalino talaga na strategic thinkers sa Philippine National Police, hindi lang sa mga iba't ibang services ng gobyerno. Pangano talaga to? PNP chief talaga to? I want to ask you, General, about this issue again. When you were appointed to take charge of Region 11 dyan sa Davao, no? Were you expecting this moment? Did you have a preparation coming in? Kasi tricky talaga na. It was gonna be a tricky
appointment and mukhang lahat ng mga matatalino tayo alam nila saan papunta itong unit team na ito, no? Now, I don't want to put you in trouble with the other side of this equation yet, but I just want to look at your psychological preparation. That was a hard appointment, but also that was something that could prove the mettle of your leadership. Pag nang ma-appoint ako rito kasi, when I was appointed here, meron pang task force Kibuloy na talagang I'm just a small part of it. May talaga nakatutok talaga para kay Kibuloy. And then, one thing led to another. And yun na nga, I was eventually tasked na ako na lang ang mag-plan and mag-lead. Kasi supposedly, pag upo ko after a week or two, implementation na uli. So sabi ko, kung ibigay niyo sa akin yan, I just would like to ask you to give me time to plan so I will succeed or fail according to my plan, not on the plan of others. So sabi ko, I may need a little bit more time para magawa itong mission na to. So, right. Take on the consideration boxes, actually, no? Yung mga kuna, yung actually, I'm from Marbel, 4 hours away from Davao lang. At kung napansin mo sa aking Facebook, kung mapansin mo sa aking Facebook, taga Marbel pala tong si General Torre. Facebook, ang latest na post ko nung isang araw nung pumunta rito si General Marbel, nag-alay ako ng bulaklak sa libingan ng mga bayaning pulis dito sa loob mismo ng kampo ko. Opo. Kasi sa bato doon ay nakasulat ang pangalan ng tatay ko. Yeah, dahil namatay ang tatay ko. Dad, I saw that exactly. Can you say tell us a little bit about that, yung background ng ama niyo? Kasi father's legacy is really something I can definitely relate, General. My father is a PC soldier and he was assigned in Coronel del South Cotabato. He was the first sergeant of that company. And namatay siya sa isang assassination, ambush. Doon din, while he was the first sergeant. So it was in 1990, 6 months before ako pumasok ng akademya. Tapos, among sa mga commanding officers niya, si General Isidro Lapian niya. Oh, he was a Gold Cross medalist ang tatay ko. Dalawa ang order doon sa medal nila. Siya, at saka si General Isidro Lapeña. And who is Isidro Lapeña? Talagang mainstay ng Davao. Hindi ka taga Davao pag hindi mo kilala si Sir Cid. He was very close to the former president. He was even appointed as head of customs. He was also appointed as head of the PIDEA. So, kilala talaga siya. Tapos isa sa mga CEO rin ng tatay ko, nandito lang, very close naman kay Vice President, si Ben Hormungaw. So, marami, basically, marami akong kilala. And Senator De La Rosa is a good friend of mine. He's a shooting buddy. Our friendship. Si Bato na came down, no? Si Senator De La Rosa came down during the operation, right? What was the context of your conversation to make sure things don't get out of control? Why would he come down? I mean, to the degree that you can share. Well, yun na nga, nang matapos na ang lahat, sabi ko nga, sa mga, yung mga nang babash niya, mga nang gugulo at nang iintriga, sabi ko, alam niyo, pati even sa mga tao, kasi sinasabi ko rin, na these people are never our enemies. Opponents maybe, in opponents sa field siguro ng itong we're on the opposing sides nung trabaho ito, but nothing personal. These are roles that we play. They have their roles, we have our roles. Everything turned out well, kahit na sa kanila at the end of the day. I would like to think, especially sa abogado nila, kay Attorney Torion, na the outcome is also favorable for them kasi at least they can already start with the defense and matapos na ni Kibuloy kung meron mang end in sight dito. Kasi hindi pala talaga nila kakayanin si General Torre. Malabo, mahihirapan pala talaga kahit isang batalyong abogado humarang dito sa paggalugad ng KOJC, hindi nila kakayanin. Ah, grabe. Ngayon ko lang po ito napanood. Hangang-hanga ako kay General Torre. Grabe ang palakpakan natin. Grabe ginawa nito para lang mahuli itong si Kibulok. Oh, Dan Jefferson Maldia, pa shoutout Kachino Maldia sa Marikina City, bro. Ayun, shoutout po ah. Papa mo ba yan, daddy mo? Shoutout sa daddy mo. Eh, hindi ba tapos eh kung
kung anong mga legal remedies na sinasabi niya after all those legal gubildigook. Yung sinasabing legal gubildigook. Eh, wala pa rin. At the end of the day, bihirang-bihirang makukos ang waran nang hindi ka magsasubmit sa korte. Imposible. Halos hindi ubra yun. There's no way that it can be done. Especially in SMNI, SMNI School of Legal Constitutional Studies siguro yung mga sinasabi nito. Kasi nakakailo, Torre. So kung hindi mo babasahin. Wait, sinabi ni General Torre, hindi si Torreon pala. I mean, kung tamad ka magbasa, minsan mahilo ka sa quotations pag binak-to-back kayo ni Sir Torreon, no? Dean Torreon. So this operation is really unprecedented, no? Wala, may maisip pa kayong general na may similar to this in the past, even during your dad's time, na ganitong kalawak na operations, handling thousands, going through a compound. I mean, wala akong maisip na anything similar, unless obviously I'm not an expert on PNP history. What was your inspiration if this is a pioneering essentially operation? I mean, I cannot think of any precedence. Is there any precedence? Well, kung lang to, maybe na-blow up lang ito na operation, pero there was a time when I was the QCPD director, di ba? May pinasok din ako isang hindi kayang arrestuhin ng mga pulis ko. And I can't compare, yun yung umakit, ako na lang akit, arrestuhin natin itong tao. And then also, parang shortly after that, ay may isa akong case din na bakanting lote na pinasok ng mga sindikatong squatter gamit ang mga security guards na hindi rin actionan ng mga SWAT dahil kung ano-ano mga sinasabi. At di, ako umaksyon, pinag-aresto ko lahat ng mga security guards na yun. Because it's really, basically, parang dare, use up to dare. Kasi, yun na nga ang isang, hindi ko na masisisi ang mga kapulisan ko na marami ang nag-aalinlangan dahil nga, napaka-vulnerable ng situation ng mga pulis sa disciplinary cases. Konting kibot lang, kahit na ikaw ay inintriga lang, pwede ka makasuhan. And eventually, kung ikaw man ay ma-exonerate, ang pagdadaanan mo ay butas pa rin ang karayom. Gastos mong sarili yun, buntot mo, hila mo. Kaya maraming mga pulis... Yeah, you have to pay for your own lawyer. Kaya maraming pulis na nagiging ang principle na lang sa buhay ay... non-interference. Kasi play safe. Kung wala kang ginagawa, mas safe ka sa from the repercussion of the aggrieved party. Na kasi nga sa totoo lang, the police is never and should never be neutral. Ayan ang prinsipyo ko yan eh. The police is never neutral in any instance, in any conflict. The police can never be and should never be neutral. Kasi nga, sa kwan pa lang eh. Sa, di ba, sa PNP him pa lang eh. Criminal aming kalaban. O, di ba kalaban ka? Wala eh. Hindi mo pwede sabihin na criminal aming kaibigan eh. So, pag may kalaban ka, hindi ka neutral. Kasi may kinakalaban ka eh. And really, yun ang gusto kong palaging pinapaalala ko sa sarili ko na sa isang conflict, palaging nandun tayo para sa aggrieved party na naghahanap ng redress. To some extent, wala tayong kinikilingan, wala tayong pinaproteksyonan talaga ng mga interest yan. At susunod pero, sa rules dapat, of the game. Dapat, at the get-go, on the fly, ma-assess mo na kagad ang situation kung sino ba dito ang dapat na kampihan mo, sino ba dapat ang proteksyonan mo, at sino dapat ang neutralize mo. So, in this case naman, ay napakaliwanag naman. May warrant of arrest, at may may nagrereklamo at may ruling na ang judge. So, bakit ko naman kakampihan si Kibuloy? Isa lang ang bottom line dito, sumurrender ka. So, with that, ang iniisip ko, isi-serve ko ang warrant na to, dahil pag hindi pa ito na-serve ang warrant na to, pag hindi ko ma-serve to, sino pa ang magsiserve? At hindi ko naman sinasabi na ako pinakamagaling, pero it was done on June 10, hindi na-serve eh, with so many people. E sa akin naman, parang, na-water ang hirap naman cannon yata ang tanggapin. General, na water cannon yeah. Daw? Yeah, they did that on June 10. Pero, please, I mean, this is crazy. Yeah, they did. At they have the temerity to show it in the Senate. They showed it themselves. Grabe, no? And then tinanong ni Bato, sabi ni attorney nila, we did that in self-defense.
kasi naman. Eh, may mga civil ibang, parang ibang libro talaga yung ginagamit nila kasi. Medyo ibang constitutional school yung napunta yung mga kaibigan natin dyan. Tsaka mahilig sila mag-usap. Yeah. Human rights and due process ngayon, ha? Yung mga kaibigan natin dyan sa Davao. Ha? Hindi ko narinig yan masyado. Kaya, kaya nga sinasabi ko, ito, on the second day, they already wore newly printed shirts na nagsasabi, Justice for Apollo Kibuloy. E sabi ko naman sa kanila, gusto niyo pala hustisya. E bakit ayaw niyong sumurender sa korte? E, aling hustisya ba? Saan niyo ba hinahanap ang hustisya? Sa kalsada? Hindi naman pwedeng ganyan. Kasi kung hirapin niyo ang hustisya sa kalsada, eh, magkakaletse-letse talaga tayo. Ang justice can only be dispensed by the court. And you should, first and foremost, submit to the court to avail of that dispensation of justice. So, wala eh. General, I disagree with you. Sabi nila, sila daw ang biktima ng witch hunt. Tuta daw kayo na Amerika, ang ginagawa niyo is in behalf of the FBI. Kawawa naman si Kibuloy, he's a victim of this witch hunt. Ano bang masabi niyo dyan, General? Wala akong dinadalang warrant ng US. Ah. So, alam namin na may warrants sa US, but that's the least of our worries. Ang warrant na dala-dala ko, eh, it should be the passing court. At saka yung, kwan, ah, yung surpresa sila doon sa... Na surprise sila doon. Akala nila hindi ko alam yung warrant na lumabas ng August 8. Kasi nasa June 10, wala pa yon. August 8 is a warrant for violation of 5B, Section 5B of RA 7610. Ano yun? Sex with a child. Minor. Yun ang warrant. Yeah. Hindi, ganong ginigrila ko sa Senate na you don't make insinuations on this guy. Sabi ko hindi naman mag-insinuate eh. Ang nag-conclude nito na mayroong probable cause is ang judge, kaya nga nag-issue ng warrant eh. So, there's no insinuation whatsoever. I'm just reading the exact passage of the law na naging basihan ng pag-issue ng warrant of arrest. So, yun. That's why I'm very confident na talagang what we're doing is based on our laws. Yeah, law is on your side. Papunta tayo sa last part. I want you to rest and ubusin yung burger from Philippine. Ay, sorry. Hindi ko dapat sinabi yung airlines na. Mamaya. it's 12:30. It's like, alam mo na, we're not at our best. You know, yeah. Kunyari, walang palusot lang. General, last part. I know this is, probably I have to talk to the PNP spokeswoman on this issue and all. And don't worry, I'll reach out. But, to the degree that you can share your opinion. Kasi naalala ko last time nag-usap tayo, sabi mo, you're under a lot of pressure. But ngayon, siyempre, nag-1-2 punches. Si Alice Ko, Kibuloy. But, you know, there's still Bantag. From my part of the world, Cordillera region, there's still Tevez. And of course, some are even wondering if ICC eventually comes in. And of course, si Senator Battle de Rosas has a lot to say about that. To the degree that you can talk as a director in Davao, I know this is a national issue. Ano masasabi mo sa mga kababayan natin na bilib na bilib sa'yo, daming naka 400 comments sa saludo sa'yo. Parang, sabi ko, hindi po siya si PNP chief or hindi yet. Right? So, hinahinay lang sa mga tanong nyo. But to the degree that you can answer this question from all of these people na sobrang bilib sa inyo, General, knock on wood, what can you say about justice? I mean, the arc of history will bend towards justice. Anong, may reassurance pa kayo dyan? O ano lang, tuloy-tuloy lang itong... pardagulan na to, marathon na to. Ano yun? Pa ulit ang question? Yung, ano yun? Sa, about justice? Sinabi para sa sabi ko baka hindi makasagot to si General eh. You know, I was just saying, ano yun? People be optimistic na sunod na rin sila Bantag, Tevez, yung mga ibang fugitives. As simple as that. That's really my question. Huwag mo na lang pansin yung sinabi ko. Depende sa kung anong orders. Pero you know, at the end of the day, part ng trabaho ng PNP talaga ang manhunt eh. At it will be a grave dereliction of our duties if we don't heed the order of the courts. Kasi wala na, mag-breakdown na ang justice system natin pag hindi natin sinunod ang utos ng korte na iset aside natin for whatever reason yung mga warrants of arrest. Kasi ang warrants of arrest, kasi ang sinasabi niyan, there's a judge saying na
I found that probable cause ka to charge Mr. Ganito, so you have to bring him to me. Yun ang kanyan. And ang dapat yan, we all have to, sa security forces, especially sa law enforcement, we have to implement that. We have to heed that. At saka sa mga affected na mga tao, dapat they should voluntarily surrender na lang and have their day in court. Kasi they will also be given the free ako naman eh, a fair trial naman eh. Yun naman ang assurance ng ating courts naman eh. So otherwise, there'll be a total breakdown in our society. Ang isang challenge lang na nakita ko ngayon is that medyo yun nga, education system ng Pilipinas mukhang kailangan talaga nating medyo, or maybe nakita ko na propaganda. Like for example, kanina, edi arraignment. Sige lang. Arraignment kanina. So, ipinost ngayon ng abogado na Kibuloy pleads not guilty. Eto na naman. Pagka-post, mura na naman katore. Oh, ayan, not guilty. Ano ang sinasabi niyo? Oh, yeah. Na may kasalanan siya po. Oh, my God. Kibuloy. Yeah. Oh, my diba? God. So, i-explain mo na naman na. Yeah, i-explain mo na naman na lahat ng tao, pag binasaan ng sakdal, automatic yan na not guilty yan. Almost 99% not guilty. And if they don't enter a plea of any plea, the government will automatically enter a plea of not guilty for them so that there'll be trial. Kasi pag nag-plea na sila ng guilty, wala na trial. Which is okay naman. In some instances, meron ganyan. Plea bargaining na lang. Pero, si Senator Raffy Tulfo, di ba? Sabi niya dapat magkakaroon ng basic legal education ng mga kabataan pa lang, no? Para hindi umaasa na lang sa mga abogado or mga bolero, no? Mga kunyari abogado. Basics lang yan, eh. Pleading not guilty doesn't mean you're innocent. As simple as... Totoo. So it's really very disheartening kasi yun nga, yung mga anak ko, so in all this, ang nakaka-apekto talaga sa akin yung mga harassment na ginawa sa anak at asawa ko eh. Talagang ang social media pages nila, social media accounts nila, talaga namang tinatantad eh. Very foul naman yun. Foul naman talaga yun. Foul talaga niya. Talagang walang niya. But speaking of foul, di ba, sorry, hindi ako nagtatanong. Madami nagtatanong dito. Sampalin ka daw nung mayor na isa. Yung mayor daw na isa, sasampalin ka daw, general. Ano nangyari doon? Tapos, ano, pinagtawanan mo lang siya? Sige lang, tignan natin, ginano mo ba siya? Yung mga sigas. Sinagot na natin before yon, and nagkita naman ako doon sa hearing. Akala ko, lalapitan ako eh. Nag-isip din ako actually lapitan siya and makipagkamay. Kaya lang, sabi ko parang baka we'll steer, medyo kumbaga, tumining na yung hornet's nest. Huwag na natin steer pa. Yan na lang natin. General, a gentleman, a successful general, a meticulous policeman. Thank you so much, General. May your star continue to rise and may you continue to serve the country best way possible. And please take care of yourself. Please stay safe and our prayers and love with you, General. Is there anything you want to share before we wrap up this almost 1 a.m. conversation, aside from calling out yung isang airlines na na-late dahil na. Talaga, Richard. Talaga, mamaya, malasin na tayo dyan. Ayoko talaga, hindi lang. Hindi, mahal ko na sila. Mag-personal ng grata sa akin, hindi na kumentahan ng ticket. Anyway, ako nagpapasalamat sa inyo, Richard, at sa inyo mga tagapakinig. At sana, patuloy niyong yan, help us in educating our countrymen also sa mga issues na ito so that mas ala, ang mga aso ko eh nandun. Anyway, thank you very much for the time that you've given me to explain all these issues. And I do hope to have similar talks with you in the future on other issues. Yes, marami hopefully in person next time. No, General, so hopefully in person next time, either dun sa TV show ko or in my other studio podcast para kasama din natin, makulit na iba sila. Secretary Llamas, marami ba dapat natin kasama eh. Masaya to. And we hope to catch up also soon again. Gerald, magpahinga po kayo. Enjoy niyo yung natira pa sa burger niyo at humingi kayo ng extra dyan dahil sa late flight na yan. Pero mahal naman yung Philippine Airlines, just to be clear. Wala na akong problema. Thank you. Thank you, Richard. Salamat. Salamat po. Ayos, ano? Ang ganda ng ano na yun? Yes, sir. Ang ganda ng interview na yun ni Richard Hedarian. Thank you.
Thank you sa napakagandang interview na yun. Ngayon ko lang siya napanood ng buo. Nung mga nakaraang araw, itatopic ko dapat yan, ipe-play ko dapat yan. Kaya lang kasi, medyo nag-iisip ako, baka ako ay makopyright. Pero nakita ko, marami ng mga vloggers ang nag-topic niyan. Eh, napakaganda pala. Ngayon ako nagsisi, bakit hindi ko siya pinlay noong mga nakaraang araw. Pero, di ba, ang ganda, ang galing. Galing ng ano ng interview na 'yon at ang galing ng ano ng ginawa pala talaga ni General Torre para pumapasuko itong si Kibulok. Okay, ito si Kuya Marvin, sobrang proud mga taong nakasaksi sa ginawa mo General Torre. Sobra kaming humanga sa tibay ng paninindigan mo. Tama po 'yan. Kuya Jeffrey Tison, extrajudicial justice gusto ng Kojic. Oo. Ang gusto ng Kojic ng KOJC, hindi na pagbayarin sa kanyang mga kasalanan si Kibulo kasi nga iyan ang kanilang Panginoon. Hindi pwede 'yun. Jeffrey Tison, ayun oh, ganda ng kanyang litrato, yung chooks. Natawa ako sa mga DD-sheet, may mga sundalong kanuraw na limutan lang pala alisin ng US flag sa uniform ng pulis, kaka-attend lang sa balikatan, di ba? Eh lahat ng issue po gagawin nila. Lahat ng pagharang para mahuli si Kibulok gagawin nila. Yun po ang pinapaintindi ni ano ni General Torres sa atin. Nakita naman natin yun. Yung pagmamarakulyo, pagmamaoy sa kalsada ng grupo ni Kibulok, talagang yun po yung pinaka-sign na pinpoint ni General Torres kung nasaan si Kibulok. Kaya po, nung magwala ng magwala, diba tumibay po talaga ang hinala ng ating mga kapulisan na nandun lang si Kibulok sa loob ng KOJC. Kasi kung wala dun si Kibulok, diba, bahala kayo dyan, magukay kayo dyan, maghanap kayo dyan, mapapagod lang kayo, bahala kayo, sige lang, gawin yung gusto nyo. Diba, pero pati mga abogado, diba, grabe ang pagpigil, puro pananakot ng kaso sa pulis, pananakot ng mga bilyong-bilyong damage suit, mga ganun. Billions daw ang sisingilin nila. At sinabi pa na habang buhay daw, si General Torre ay hahabulin ng kaso. Di ba? Lahat yan walang kwenta Kasi yung achievement, di ba? Hindi yun mapapalitan ng kahit anumang malaking pera, kahit gaano pa kalaking pera. Kahit pag gaano kalaking kaso, hindi nun mapapantayan ang naging achievement na nahuli po ang isa sa pinakamakapangyarihan na Pilipino dito sa ating bansa na gumawa po ng karumal-dumal na kaso. Hindi nila kaya ang isang General Torre. Yun lang ang aking napatunayan dito sa video na ito. Hindi nila kaya si General Torre, hindi nila kaya ang utak ni General Torre, hindi nila maaarok kung gaano kagaling ang ginawa ni General Torre para lamang mahuli etong si Kibulok. So, sigurado ko, isa sa mga napipisil po para naman humanap dito kaya General Bantag, walang iba kundi etong si General Torre. Ate Jaswan, baka nakalimutan ng taga KOJC, hindi lahat ng Pilipino sakop nila, kaya justice for the victim. At sana magising na kayo na hindi Diyos si Kibulok, kundi isang demonyo in human nature. Totoo po yan. So ako po'y magpapaalam na sa inyo dito po sa ating live na ito ha. Ate Jaswan Mayano, thank you. Jeffrey Tison, Kuya Marvin, Naimerlita Berhel de Diyos. Kuya Dan Jefferson Maldia, Ate Ses G. Shoutout po sa inyo ha. Thank you po Kuya Gardo Zap. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat po. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po. Salamat po sa pagsama niyo po dito sa aking live na ito. Ingat po kayong lahat dyan ha. Thank you po. Bye-bye po. Kuya Jeffrey Tison, thank you po. Ate Jaswan Mayano, salamat po sa inyo. Thank you po sa pagbabad. Suki, mga suki natin. Salamat.